Isa sa mga programa ng ating Chief PNP General Rodolfo Azurin Jr. sa kanyang Peace and Order Agenda na MKK equals K ay ang kapayapaan at program. Dito, binanggit niya na ang PNP ay patuloy na susuporta sa EU-70 o ang NTF-LCAC. Ang tanong, ano nga ba ang NTF-LCAC? Tara, pag-usapan natin sa susunod na vlog. Do it, manong do it, night and day. Be a friend and brother. Do it, manong do it, in a way. Teach us what really matters. Kalahating siglo na o mahigit limang dekada na nakikipagbunuan ang ating pwersa ng gobyerno laban sa komunistang grupo na New People's Army. Simula nang itatag ang New People's Army noong 1969, ilang beses na nasumubok ang ating bansang Pilipinas upang makipagnegosyasyon at tapusin sa maayos at matiwasay na pamamaraan ang higdwaang ito. Ngunit, naging mailap ang komunistang grupo sa isang mapayapang usapan. Kaya noong 2018, nagdesisyon na ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na wakasan na pakipag-usap sa kanilang mga figurehead na sina Joma Sison na matiwasay at masayang namumuhay sa bansang Netherlands. Dito, binago nga ng ating dating Pangulong Duterte ang estratehiya kung paano nga matapos ang hidwaang ito. At noong Disyembre 2018, nilagdaan ng ating dating Pangulo ang Executive Order No. 70 o ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Malaki ang pababagong dinala ng EU-70 on NTF-LCAC sa pamamaraan upang wakasan na ang kalahating siglong hidwaan ng ating gobyerno at ng NPA. Una, binago nito ang nakagawiang military-centric approach patungo sa whole of nation approach o whole of government approach. Mula nung tinatag ang komunistang New People's Army noong 1969, ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police na ang naatasan ng ating gobyerno upang irusolba ang hidwaang ito. Simula noon, maraming buhay na ang nasakripisyo sa magkabilang grupo, maraming ari-arian at pondo na ng ating gobyerno ang nasayang dahil dito. Sa whole of nation approach, buong gobyerno na ang naatasang magresolba ng mga iba't ibang issue at iba pang problemang ginagamit na propaganda ng mga komunista sa pagre-recruit ng mga bagong terorista. Ang mga pulis at sundalo ay magiging security lamang ng iba't ibang proyekto ng gobyerno. Dahil ilang beses na nasumubok ang ating gobyerno na makipag-usap at iresolba sa tahimik at mapayapang paraan sa kanilang mga national leaders ng komunistang grupo. Ngunit, ang lahat ng ito ay hindi na isakatuparan. Kaya, mas minabuti ng ating gobyerno na mga local communist armed groups ang siyang kausapin dahil sila ang totoong humahawak ng sandata at sila ang totoong nakakita ng mga issue at problema sa kanilang pamamayanan at hindi ang mga leader na masarap na namumuhay sa ibang bansa. Ang NTF-LCAC ay creation ng dalawang council. Ang una ay ang Development Council kung saan ang lahat ng ito, magmula national, regional, provincial, municipal at hanggang sa barangay, ay meron po ito. Ang pangalawang council ay ang Peace and Order Council. Tulad ng kabila, meron itong national, regional, provincial, municipal at ng barangay council. Pag pinagsama itong dalawa, ito ang National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict o ang LCAC. Dito, sama-sama ang dalawang council sa pamuno ng local chief executive na i-address ang iba't ibang issue o social problems na meron ang kanilang mga pamayanan upang maiwasan na ang pagre-recruit ng New People's Army. Hindi na maitatanggi ng Task Force LCAC o ang EU-70 ay masasabing matagumpay sa kanyang misyon
upang dahan-dahan natin na maipanalo at wakasan na ang gerang ito. Makikita sa iba't ibang programa ng ating gobyerno at sa kasalukuyang administrasyon, naniniwala rin ang ating Pangulong BBM na ang Task Force ELCAC ang ating magiging solusyon upang wakasan na ang hidwaan ng ating mga kapwa Pilipino. Hinihiling ko sa ating mga kapwa Pilipino na tayo ay magsama-sama upang makamit natin ang kapayapaan tungo sa mas maunlad na bansang Pilipinas.